guys! Welcome back sa aking channel. So, for today's video, may i-share ako sa inyo. So, i-share ko sa inyo yung aking na-experience, aking review, aking thoughts about this product. So, recently, a month ago, o nung mga nakaraang buwan, nakita nyo dun sa vlog ko na binilihan ako ni Christian. Binilihan ako ni Christian ng slimming coffee kasi medyo taba-taba chewy ng lola niyo, ano? So, binilihan niya ako ng slimming coffee. Tapos, itong slimming coffee na to is nabili niya sa isang online or sa isang malaking shopping app. Kumbaga, yun, malaking shopping app kasi nag-sale yun nung nakaraan. So, nabili niya ako doon ng, binilihan niya ako doon ng slimming coffee. Mer lang, mga mamshi, hindi ito sponsored, hindi rin ito para manira ng product, hindi rin ito yung parang mag-build up ng product or manila ng isang online store, online shop, ganyan. I-share ko lang sa inyo kung ano yung mga naging experience ko dito sa coffee na to or yung mga naging karanasan ko, kung ano ba, kung okay ba siya sa akin or hindi. Tapos, binabalaan ko rin kayo na hindi porket naging okay siya sa akin is okay rin siya sa inyo. Hindi porket hindi siya okay sa akin is hindi rin siya magiging okay sa inyo. So, parang i-share ko lang sa inyo yung experience ko dito. So, ito na nga, binilihan niya ako ng slimming coffee nung nakaraang buwan. I think late November or early December niya ako binilihan. At ang binili niya sa akin coffee, kasi naka-sale nga siya, is itong coffee na to. I think familiar na din kayo sa coffee na to. So, itong Lishu na slimming coffee. Tapos, ganito yung itsura niya kapag ka nasa can siya. Meron siyang, ang sabi niya dito, 3-in-1 na daw siya. Hindi kasi namin din maintindihan yung mga nakalagay dito kasi ibang lingwahe din siya. Ayan o. Ibang ingredients niya meron din dito. Tapos, meron din siyang ang tawag ito, expiration date. Hanggang 2020 pa naman siya. Tapos, ang ano, sa pagkakatanda ko, ang laman ng coffee na to is 24 sachet na coffee na ganito yung maliliit lang. Parang ano, isang timplahan mo lang talaga siya. So, ganito yung itsura ng can niya and yung mga laman niya ganito. So, ayan, meron pa akong natitirang 6 na sachet ng kape. Actually, 2 lata yung binili niya sa akin. Tapos, ang sabi dito, ayon dun sa direction na nakapaloob dun sa seller, is iinumin mo siya or iti-take mo siya after mo ng heavy meal breakfast. So, isang beses lang siya sa isang araw pagkatapos mong kumain ng breakfast. So, hindi ka dapat kakain ng parang konti lang, heavy. Ibig sabihin, pwede kang kumain ng kanin or marami. Tapos, iti-take mo tong after 30 minutes to 1 hour, tsaka mo siya iinumin itong coffee na to. So, ang ano ng coffee na to, ang kiniklaim niya is mawawalan ka ng appetite or yung mawawalan ka ng ganang kumain. Pero hindi ibig sabihin na mawawalan ka ng ganang kumain is hindi ka nakakain. Okay? Magti-take ka pa rin ng food ng lunch and dinner. So, ayun. So, ito na nga. Di itinake ko na siya ng itinake, no? Naubos ko yung isang can na ganito. Kaya lang, ang napansin ko sa kanya, medyo wala siyang lasa. Hindi siya yung parang coffee na, yung natikman kong mga coffee dati, talagang lasang kape. Tapos, mawawalan ka talaga din ng gana. And then, yung ibang kasing coffee na natikman ko or na-try ko na is medyo magpupururot ka doon. Dito, hindi ka naman magpupururot. Kaya lang, ang napansin ko sa kanya, hirap naman ngayon akong maglabas. Hirap naman ako sa kanyang maglabas ng, alam nyo na, ng sama ng loob, ng EDS, no? Tabi-tabi po sa mga kumakain. So, nahihirapan ako sa kanya. As in, yung, alam nyo yung, hindi ako, para akong bloated. Para akong bloated palagi. Pero tama yung sinabi niya na mawawalan ka ng
parang hindi ka gugutumin, mawalan ka ng appetite sa kanya. Tapos, isa pang napansin ko sa kanya is hindi mo siya dapat tinitake ng yung after meal. Kasi one time nag-experiment ako, Ma'am She's, na 'di ba sabi niya i-take mo daw siya ng after meal. Ang ginawa ko naman after ko nung sundin, dahil nahihirapan nga akong magpururot, ang ginawa ko, isinabay ko naman siya ngayon sa meal ko na. So, yun, ang ginawa ko nga, isinabay ko siya sa meal ko, nag-uumagahan ako ng kanin, tapos, isinasabay ko siya. Ngayon, ang nangyari, mga mamsi, ayun, medyo nagpururot ako tatlong beses, dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Kaya lang, yun na nga, di, ayun na, okay na, nagpupururot na ako. Parang sabi ko, ganun talaga siguro yung paggamit. Hindi yata, after meal, baka kailangan isabay siya sa... Kaya lang, meron siya sa akin parang side effect. And di ba, naubos ko na yung isang lata. So, naubos ko na yung isang lata nito. Ang napansin ko lang sa kanya kasi, parang nangyayari sa akin. Alam niyo yung tagiliran ko, yung sa may bandang dito sa may kidney natin, 'di ba? Meron siyang konting sumasakit siya. Hindi napansin ko kasi magmula nang umiinom ako nito, ayun, dun siya nangyayari. Alam niyo yung parang pabigla-bigla siya. Talagang hindi siya sobrang mapapaganyan ka, pero kapag umatake siya ng kirot, talagang parang hinuhugot, parang may humuhugot na ganyan, tapos parang mas masakit siya. Pero ano lang yun, kung parang pasulput-sulput lang siya, kumbaga, pasulput-sulput lang siya. Pagpapakiramdaman mo siya, talagang papakibot kang ganyan. So ayun yung napansin ko sa kanya. Ngayon, nung nangyayari na sa akin yung sinabi ko kay Christian, itinigil ko siya. Pero naubos ko na yung isang latang ganito, ha, nung nangyari sa akin yun. Itinigil ko siya. And napansin ko, naging normal yung pagtae ko, yung pagdumi ko, naging normal siya. And hindi na siya sumasakit. Then, ang akala ko, syempre, parang, sa isip ko, parang, hindi naman siguro dahil dito yun, ganyan-ganyan. So, ang sayang naman kasi, alam nyo yung mga ugali natin, mga Pilipino, di ba? Sayang naman kasi. Ngayon, ang ginawa ko, nag-take ulit ako nito. Ayun, medyo okay naman yun yung sa pagdumi kasi nahuli ko na kung paano, di ba? Ayun, medyo sumasakit na naman siya. Siguro naka one week akong take nito, kaya eto na lang yung natira kasi, syempre, inano ko pa. Sinubukan ko or itinry ko pa talaga kung talagang dahil yun dito. Pero I'm so sorry, pero dahil talaga siya siguro dito. Hindi ako masyadong sure, na parang sure ako. Naiintindihan nyo, nagigets nyo ako, guys. Kasi nung hindi ko na siya tinitake, hindi na nangyayari sa akin yun, eh. Pero nung tinake ko siya ulit, ayun na naman, may sumasakit na naman siya. Kaya natakot na ako, hindi ko na talaga siya itinake. Kasi sabi ko, kidney yun, eh. Di ba ang kidney natin, dalawa lang. So, ibig sabihin, kung madadamage pa yung isa kong kidney, or madadamage yung isa kong kidney, alam niyo yun, ayokong mag-risk, ayokong magsisi sa bandang huli, either dito man yun, or hindi dito, kasi parang every time na tinitake ko siya, yun yung nangyayari sa akin. So, ayoko, hindi ko na siya ipinagpatuloy, hindi ko na siya gagamitin kahit kailan. Sabi ko, meron din naman akong mga na-try na slimming coffee, Bavarian something yung na-try ko, pero okay naman siya sa akin. Kaso nga lang, hindi mo siya mapagpapatuloy, parang nananawa ka din, eh. So ayun, tapos hindi naman naging effect na dumating sa point na sumakit yung kidney ko, sumakit yung bandang tagiliran ko, ganyan. Hindi ko sinasabi sa as in kidney yun, ha, pero di ba dito yun sa may gilid, sa may pag, alam niyo pagka nagka-UTI kayo, dito sumasakit siya, di ba? So dun siya banda talaga sumasakit, at saka pagka talagang umatake siya, mapapaaray ka talaga. So sorry, take ng risk, hindi ko siya bet. Nung naubos ko na kana ganito, is ginawa ko siyang alkansya. So ayun, yun na yung aking review. Sa lasa, hindi ko siya masasabing masarap kasi wala naman talaga siyang lasa.
alang nasabihin ko na may lasa siya, eh wala naman talaga. Wala siyang lasa. Tapos, hindi ko maintindihan kung ano ba talaga, kasi sabi niya after meal daw, tsaka mo siya iti-take. Diba usually kasi kapag after meal, ang expected ko kasi sa mga steaming coffee na ganito is ilalabas niya, yung kinain mo ilalabas niya, diba? Yung mga toxic, yung mga ganyan. So, hindi, yung sinasabi niya after meal, hindi umeffect sa akin yung after meal. Yung sinasabay ko siya sa meal ko sa umaga, yun, naging effective siya sa akin na naglalabas ako ng dumi. And then, yun lang ang pinaka nire-reklamo ko dito sa product na ito. Yung pagsakit nung tagiliran ko. Kaya, I don't think na hindi uulit pa ako ng ganitong brand. I'm sorry. So ayun guys, yung aking experience. I hope na nakatulong ito sa inyo kasi gusto ko lang naman i-share. Hindi ko sinisiraan itong product na to, pero sinishare ko lang kung ano yung naging experience ko sa kanya. Pero it doesn't mean na naging failed siya sa akin, is magiging failed na rin sa inyo. Marami na rin akong narinig na naging success dito sa slimming coffee na to. Kasi nung nag-post ako na binilihan ako ni Christian, may nag-comment doon na yung tita niya daw is nag-lose ng weight dito sa coffee na to, and wala naman siya nagbanggit na side effect nung nangyari sa tita niya. Ang sabi niya lang talagang nag-lose ng weight yung tita niya dito. So yun, hindi ko intensyon na huwag kayong paggamitin ito, pero yun lang yun sa akin, yun yung aking experience. So yun, sana nakatulong itong experience na to sa inyo mga mamshi. Let me know kung may naka-experience din sa inyo ng ganon. And I hope na kung gagamit kayo nito is maging effective sa inyo. Huwag nang maging katulad ng sa akin na hindi effective yung paggamit ng slimming coffee. So ayan, thank you so much for watching guys, and hope to see you on my next video. Bye!